Ayan, so hello everyone, it's me again, Daniel Huy, your car vlogger and other content, no? No content din natin yan. So ganito, no? Marami kasi sa ating mga kamotorsiklo ang medyo hindi alam yung feeling ng isang nagdadrive ng 4 wheels or 6 wheels o ano pa man yan, no? Malalaking vehicle, no? So happened na laging may nagka-cut na motor sa mga kotse. Ngayon, kaming mga nakakotse, hindi mo na ako mayaman, no? Hulugal lang din yung sasakyan ko. Ayaw namin makadisgrasya, no? Ayaw namin yung pera namin is mapupunta sa pagpaparepair na sasakyan o pagpapagamit ng mababangga namin. Kasi baka at the end, kami ang sisisihin palagi, kaya 4 wheels kayo eh, diba? So, ganito, maganda siguro na maging training sa LTO na yung mga magdadrive ng motor is magdrive din ng kotse. Para nila yung, alam nila yung feeling na pag may nag-cut, bigla may sumingit. Kaya nakakasar eh. Tapos merong nag-post dito na 2 lanes lang, 1 lane pa north, 1 lane pa south, gano'n, parang gano'n. Pumasok siya in the middle of the 2 cars, no? Pasalubong, kasabay taas lang ng kamay. Ito, try ko pakita yung video, ha? Ngayon, maraming, ako, babasyon ko talaga yun, eh. Kasi alam ko yung feeling na kinat mo ng gano'n, eh. Tapos, bigla ka pang ibe-break test, gano'n ako minsan, eh. So, okay lang naman daw yun kasi nagsorry naman yung rider. Pero sa akin, hindi usapan dito yung nagsorry yung rider. Ang usapan dito is yung ginawa mong mali. Alam mo nang mali yung papasok ka dun eh, naalanganin. At, excuse me. At alam mo rin na mali talaga yung ginawa mo. Eh ginawa mo pa. Tapos sabihin mo nagsorry. Sorry naman ako eh. Accept nyo na yun, napakumbaba naman ako. Hindi yun ang issue. Hindi yun ang pinaka-main topic. Ang pinaka-main topic dito, yung ginawa nyo mali, na alam nyo lang mali, ginawa nyo pa. Okay? Kumbaga sa, ano, sa stoplight, beating the red light, alam nyo nang mali yung mag-beating the red light, beating the red light pa kayo. Alam nyo nang bawal kumaliwa pa rin kayo. Alam nyo nang bawal dumiretso pa rin kayo. Tapos pagdating na nahuli, so sorry na lang kayo sa right, sa, ano, sa enforcer, hindi yung ganun. Diba? Iiwasan natin yung aksidente sa kalsada. Kaya nga may mga linya yan. Okay? May purpose yung mga linya na yan. Para ipag-separate tayo, hindi tayo magkasagayan, hindi tayo magkabanggaan, or whatever. Diba? So, kinerate din yung busina para sitahin kayo na hindi nyo dapat gawin nyo kasi nilalagay yung sarili nyo sa alanganin. Yun ang point doon. Kaya ito sa mga taong nang babas sa akin dahil sa comment ko na taas na ng kamay, may nagko-comment pa na, ano gusto mo, taas pa? Hindi mo yun ang point. Ang point dito, huwag niyong gagawin yung mali. Lalo na sa kalsada. Yung pagkakamali, pwedeng gawin yun sa bahay na lang eh. Diba? Pero sa kalsada kasi, buhay ang nakataya. Yun. Kaya huwag na huwag kayo magagalit sa mga taong nagko-correct sa inyo sa kalsada na may magagalit kapag bigla kang sumingit na ganyan. Okay? So, peace tayo mga ka-Toyota.